na inihahandog niya sa kanyang minamahal na si Celia o si Maria Sanchez-Pedre. O Diyos ko, bigyan niyo ng katarungan ang kasamaang nangyari sa Albania. Wala kanyang makikitang mabuti sapagkat ang mga taong mabuti ay napaparusahan ng kamatayan. Naglipa na ang karahasan, kalupitan at pagsasamantala. Kagagawa natin ito ni Adolfo. Nasaan na ang katarungan? Nasaan na ang iyong mga pangako, Laura? Bakit ngayon ay magpapakasal ka na kay Adolfo? Isa kang taksil! Derida, bakit mo ko iniwan? Sa dinami-daming pwedeng umagaw sa'yo, ang ama ko pang inigagalak. Tapos na ang ating pagmamahalan, paalam aking iniiro. Ako'y iniwan mo sa uwi sa pag-ibig. Laura, o aking Laura. Sino ka? Ikaw isang moro. Sa pananamit mo palang alam ko, ikaw'y taga-Albania at ako'y isang Persyano. Ngunit kahit ang aming bayan ay kaaway ng iyong bayan, ay itinuturing na kitang katoto. Oo, isa akong moro, ngunit may puso at damdamin ako. Huwag kang mag-alala, ikaw'y aking aalagaan. Salamat at ako'y niligtas mo. Kung hindi, nasa tiyan na ako ng layong yan. Walang anuman. Dito ka muna magpahinga. Aalalayan kita hanggang sa lumakas ka. Maraming salamat. Paano ba kita magagantihan? Maaari mo bang ikwento kung paano ka napadpad dito? Nung musmus pa lamang si Florante, ay kinawin ko ng kanyang ina na muntik na siyang madapit ng bitre. Alis! Ginsan sa Flores ka, ayos lang ba kayo ng bata? Nasaktan ba kayo? Ako! Diyos ko, salamat na nalipot. Niligtas mo kami sa bitreng iyon. Halika't dalhin natin siya sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa wastong gulang na upang tumuklas sa kanyang kapuna. Napagtanto ng kanyang ama na si Duke Biseo na siya ay pag-aaralin sa Atenas. Florante anak, panahon na upang ikaw ay mag-aral sa Atenas. Upang mahasa lalo ang iyong karunungan at kaalaman. Hindi maaaring mag-aral si Florante sa Atenas. Ayoko siyang mawala sa aking piling, Biseo. Batid ko ang pagmamahal ng iyong ina. Subalit kung tayo patatangay sa kalungkutan ay hindi mo makakamit ang tagumpay. Intindihin mo sana, anak. Kailangan mong tisin ang lungkot para din sa iyo. Labing isang gulang si Florante na pumasok siya sa Atenas. Si Atenor na kanya puro at kamag-aral niya si Adolfo na anak ni Condes Leia. Tuwaran si Adolfo na pinakamabait sa klase, ngunit hindi sila malapit sa isa't isa. Makalipas ng 6 na taon, natuto si Florante ng astrologiya, matematika at filosofiya. Pag-aaralan ngayon ay magkakaroon ng pagsasadula ako sa buhay ni Leia. Florante, gagampanan mo ang papel ni Condes. Menandro, ikaw naman ang gaganap bilang Reyna Yocasta. Ha! Niyong katapusan! Ano ang magaw ng kapurihan ko'y dapat kang mamatay! Mamatay ka! Tawad mo yan, Adolfo! Anong nangyari dito? Bakit, Adolfo? Anong ginagawa mo? Isa kang baliw, Adolfo! Kailangan na mawala pagka ginagawa niya ang karangalan ko! Isa kang hangal! Sa muli nating pagtatakbo, titiyakin ko ang aking tagumpay, Florante! Titiyakin ko at tandaan mo yan! Paano ba kita magagantihan sa ginawa mong paglikas sa akin, Menandro? Muntik na akong mapatay ng Adolfong yan! Walang anuman, kaibigan. Makikita ko na malapit na ang iyong araw ng iyong pagkauwi. Palagay ko, hindi ako makakauwi na hindi ka kasama, Menandro. Hindi maaari! Ako po ay magpapaalam ito sapagkat umuwi na po ako ng Albania. Maraming salamat sa inyo mga tinutulong. Iyong loob, Florante. Nakikiramay ako sa iyong kasunog at kaibigan. Buti at nasadya agad sa akin, ang Crotona ay nangangailangan ng tulong. O Duke, sino ang binatang kasama mo? Ang kiyas na ito ay siyang kumukuha ng kuning girero. Ang aking pangarap na sabi sa isa iyo.
na magiging haligi ng Sentro Potrini. Siya ang mugtong kong anak, kararating lang mula sa Atenas, si Florante na inihahantog sa ahal mong yapak, bilang na isang basalyot na alagad. Aring Poon, ako po ngayon ay nasa iyong utos. Puting pagdating mula ngayon ay hinahalal na kitang maging aking general ng aking hukbo, Florante. Narito pala kayo, mahal kong ama. Kaganda niya, para siyang isang diwata. Kay kisig niya. Anong hiwaga ng pagkakataon? Parang hindi ako makapaniwalay ako'y humihingi pa sa mga sandaling ito. Nalaman ko ang sanhi ng iyong kalungkutan. Ipinagluluksa ko ang pagpanaw ng iyong ina. Ako'y nakikiram. Hindi yon ang dahilan ng aking pagkakalungkot, Laura. Nagsimula ito nung ikay nakilala. Kung gayon, kinalulungkot ko ang ating unang pagkikita. Laura, iniibig kita at kung hindi ka labisan ay gusto ko sanang ipaliwanag mo ang aking isinasamo bago ako pumunta sa digmaan. Laura, iniibig kita kaya nais ko sanang sagutin mo ako bago ako pumunta sa digmaan. Florante, noong una natin pagkikita, nahulog ng damdamin ko sa'yo. Mahal din kita. Ako na yata ang pinakamasayang tao sa mundo sapagkat ako'y sinagot mo. Babalik ako, Laura. Maghihintay ako, Florante. Tapos yung matukoy pa natin. Siya ay tumungo agad sa palasin ng kanakay. Ngunit, kanakaiba siya ng kanay. Ang wadawat ng muso ay nakataas sa palasin ng kalban. Matapos inigtas si Laura, ang tagumpay ni Florante ay sinundan ng marami at malalaking kapanalunan. Anong ibig sabihin nito? Kinalulungkot namin, General, subalit na pag-utusan lamang kami ng hari. Saan niyo ako dadalhin? Ikaw ay isang bilanggo at ikakapos ka namin sa madilim na gubat. Kailan ba nagkaroon ng kapangyarihan magutos ang Adolfong yan? Gayan-agayan ng hari ngayon, ay hindi magtatagal ay papakasalan niya din si Princess Laura. Sa tuwing natatandaan ko si Laura, ay nawawalan ako ng diwa. Sa limuot pala ang pinagdaanan ng iyong buhay, Florante. Sa dami ng digmaan aking naranasan, ay natalo ko si General Osmali, na ayon sa balita ay pumapangalawa sa iyong tapang. Magiging akin ka na ngayon! Bitiwan mo ako! Bitawan mo siya! Isa kang hayop na dapat na mamatay! Etong bagay sa'yo! Ako si Florida. Ligtas ka na sa kapamakan. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin! Walang alam. At nang gabing iyon, ay nilisan ko na ang Persya at nilakbay ang madilim na gabi. Hintay! Wala ka bang naririnig sa paligid? Oo nga. Ano at sino kaya yon? Kung hindi si Laura ang naririnig ko. Subalit hindi ko tanggap ang pag-ibig ni Sultan. Inais kong magpakamatay ng inisip ko si Aladdin. Hanggang sa maisip ko, sumakas. Ilandas ko ang kaparangan at kabundukan hanggang sa marating ko ang kabubakan. At isa ka rin palang sawing nalayo sa kanyang tunay na minamahal. Iatat si Laura ang naririnig ko. At kasama niya ang mutya kong gusto. Laura, ang aking na Laura! Ikaw nga! Mahal ko, Florante! Buhay ka! Malaking salamat at buhay ko! Florida, aking sinta. At nilisan nila ang madawag na kababatang yun upang bumalik sa Albania. Gayon na lamang ang kanilang kagalakan na matanaw nila ang kanilang palasyo. Sa kanilang pagpasok ay sinalubong sila ng mga di makamayo na mamayan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Florante at Laura.